po ba yung may paniwala? Mapapaniwala ang iba na may Biblia. Di ba dumating sa maraming proseso? Na may Biblia? Oh, kasi oh, meron. Hindi mo lang kailangan paniwalaing may Biblia. Pakita mo lang, oh, Biblia, oh. Hindi, oh, kasi kinakatira kasi nila, gawa raw ng tao. Oo, oh, gawa ng tao. Huwag ka rin maniniwala dyan sa upuan mo. Gawa ng tao yan, huwag ka uupo yan. Ibalibag mo na yung mic mo, eh. Gawa ng tao yan, ba't mo ginagamit? Oh, di ba? Madali naman sagutin yun, eh. Ba't gawa raw ng tao? Ba't ikagawa lang ng tao yung naniniwala ka? Bakit? Yung bang kinakain mo, yung dinadamit mo. Ah, yung mampinggan na kinikinakainan mo, sino gumawa? Tao rin gumawa nun eh. Eh tanong, ba't nga tao gumawa? Kasi kung ipapagawa ng Diyos yung Biblia sa manok, hindi mo maintindihan. Di ba? Eh meron eh. Ang pangit ay kasumulat. Yan naman, pangit-pangit naman ay kasulat mo, sulat manok. O tinan mo, hindi mo pala maintindihan yung sulat ng manok. Ipagawa ba ng Diyos yan sa anghel, maintindihan mo? Hindi. Ang Biblia para sa tao. Kaya tao ang pinagawa ng Diyos para maintindihan ng tao ang Biblia. Yan ang dapat nga maintindihan doon. Hindi ko mo ginawa ng tao, hindi ka naman iniwala. Oh. Ngayon, may gawa ang tao na hindi dapat paniwalaan. Aling gawa? Yung gawang wala sa katwiran ng Diyos. Hindi ba? Yun ang hindi mo dapat. Yung kasinungalingan, yung pandaraya, yun ang huwag mong paniwalaan. Pero ang Biblia, isinulat ng tao, inimprenta ng tao. Sabi ng Biblia, igalang mo yung ama't ina. Ha? Magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Tama ba o hindi? Tama yun. Kahit konsyensya mo na lang ang sundin mo eh. Tama yun sabi ng Diyos na igalang mo tatay mo't nanay mo eh. Biro mo tatay mo't nanay mo, nagpalaki sa'yo. Nung maliit ka, bantay ng bantay sa'yo, nagpupuyat. Tapos paglaki mo, dadabog-dabugan mo, tarantado ka. Dapat igalang mo yung magulang mo. Sabi nga ng pasyon, kahit natatarin mo ang laman at ang iyong buto, sampu ng iyong tanang balahibo, hindi sapat ibayad sa utang sa magulang mo. Tama mo? Kaya ang magulang, pinagkakautangan mo ng loob. Dapat mo bang paniwalaan o hindi? Dapat. Eh sabi ng Biblia, huwag kang papatay. Tama ba o hindi? Huwag kang magnanakaw. Isinulat nga ng tao, pero mali ba yun? Parang ganito. Sabi nung bata, sabi nung kapatid mong bata, kuya, pag hindi ka kumain, isang taon, mamamatay ka. Oh. Kung mo ba bata ang nagsabi, hindi mo papaniwalaan? Oh, ganito lang yon. Yung piso, totoong piso, padala mo sa bata. Magkano yon? Magkano? Piso. Piso. Padala mo sa abogado, magkano yon? Piso. Piso pa rin. Padala mo sa luko-luko, magkano yon? Piso pa rin. Piso pa rin. Hindi na babago yung piso, kahit sino may dala. Ang tao lang ang tanga, hindi marunong umunawa. Ganito. Si Imelda Marcos, pag suotin mo ng puwit ng baso, tanong mo sa tao, ano yung suot ni Imelda? Ay, brillante yan. Yung brillante, pasuot mo sa pulubi. Oy, oh. Ay, puwit ng baso yan. Ay, kasi tanga ka eh. Kinahatulan mo yung estado ng tao. Huwag kang maghumatol sa estado ng tao. Kahit bata ang nagsasalita, pag totoo sinasabi, paniwalaan mo. Di ba? Kahit bata, ang totoo, sa husgado, mas pinaniniwalaan pa ang bata kaysa sa matanda. Di ba? Pag ang bata nagtestimony sa husgado, mas naniniwala hukom eh. Bakit? Kasi most probably, ang bata nagsasabi ng totoo. Ayan, yun ang logic doon. Ano ibig sabihin? Hindi ko mo tao, hindi mo na paniniwalaan. Oh. Lalo na kung ang sinasabi ng tao ay galing sa Diyos, taga-sulat lang naman siya, ang Diyos naman ang nagdidikta, ba't di ka maniniwala? O, di ba? Yung sinasabi mo, arap mo sa akin, paniniwalain natin. Meron kasi akong nakausap sa PGH nung araw, ano, isang doktor. Hindi raw siya naniniwala sa Biblia. Eh, para akong naintriga, Dok, alin ka ako sa Biblia, hindi niyo pinaniniwalaan? Basta ikaw yung Biblia, hindi ako naniniwala dyan. Gawa ng tao yan. Ah, ganun ba? Eh, Dok, pwede ba babasahin ko lang sandali ang Biblia? Sabihin niyo sa akin kung naniniwala kayo kung hindi. Ah, sabi ko, binasa ko, huwag kang sisiping sa babae sa panahon ng kanyang karumihan, sa kanyang karumalan. Dito, Dok,
sabi ng Diyos, di raw maganda yung babae, sisipingan mo pag may regla. Ah, yan, naniniwala ako dyan. Talagang tama yan. Hindi niya pwedeng hindi paniwalaan, doktor siya. Pag hindi, sasampalin ko siya. O, di ba? Isasampal ko sa kanya yung katwirang nasa Biblia. Ah, di naniniwala siya ron. Dok, eto pa, babasa pa ako isa rito. Sabi ng Diyos, pag ikaw ay nakahawak ng bangkay ng isang hayop na karumaldumal o ng isang taong namatay, maliligo ka at maghuhugas ka ng kamay. Tama ba yun, Dok? Hindi siya pwedeng tumutol eh. Eh kasi siya, buhay pa hinahawakan niya pagkatapos na isang pasyente, hugas. Pagkatapos na hipuhin sa pasyente, hugas. Eh, hindi pa patay yun, buhay pa yun. Hugas na siyang hugas. Eh sa Biblia, pag patay, hugas ka. Maliligo ka pa. Tama ho ba yun, Dok? Ano? Medically and scientifically, tama yun. Ah, oo, yan. Tama yan. Naniniwala ako dyan. De, lahat nung may kinalaman sa doktor, pinagbabasa ko. Ma'am, yung konti, nakakaisang oras na kami. Sabi mo, Dok, di ka naniniwala sa Biblia. Alin ang hindi mo pinapaniwalaan sa Biblia? Hindi siya makasagot eh. Natulala siya. De, lahat nung basahin ko, naniniwala siya. Pag magkakain ka, ikaw maghugas kang kamay. Pag tatay ka, tabunan mo ng lupa. Nasa Biblia eh. Eh, tatututulan niya ba yung doktor siya? Sabihin ba niya, hindi, pagkatay mo, iwan mo na lang niya, pabayaan mo kainin ng aso. Ganun ba? Eh, hindi ka doktor niyan. Nakalagay doon, pag tumay ka, tatakpan mo ng lupa. Oh, tama ba yun, Dok? Tama raw. Eh, nung kabasa-basa, bandang huli, alam mo, sabi niya, totoo pala yung Biblia. Oh, kita mo na, di naniwala siya. Kaya lang mo sinasabi, yung iba pangase, yan naman ikan Biblia, kulang yan eh. Meron akong nakausap nung araw, pare, yan naman ikan Biblia, kulang yan eh, padre. Sabi ko, okay, alin ho ang kulang sa Biblia? Kasi pag sinabi niyong kulang, dapat alam niyo yung buo. Tama po ako o hindi? Halimbawa, tinawag mo yung mga anak. Halika lahat, mga anak! Dumating, walo. Ba't kulang? Sabi ni nanay, ba't kulang? Kasi alam niya, siya mga anak niya. Kaya mo muna sabi kulang, alam mo yung buo. Tama o hindi? Sabi nung pare, kulang daw Biblia. Ano kulang, padre? Ha? Siyensya, nasa Biblia. Psikolohiya, nasa Biblia. Aritmetika, nasa Biblia. Lahat ang maiisip mo nasa Biblia. Gusto mo, patunayan ko sa'yo. Mag-isip ka ng kahit anong bagay, babasahin ko sa Biblia. O, yung hindi mo nga naiisip, pwede ko pa rin basahin sa Biblia. O. Ano ang kulang sa Biblia? Bakit mo sasabihin kulang ang Biblia? Para mo masabing kulang ang Biblia, alam mo ang buo. Eh, sino naman nakakaalam ng buo kundi ang Diyos? Wala naman iba nakakaalam ng buo kundi ang Diyos eh. Ako man, marami kong hindi alam eh. O, di ba? Pero kung lahat lang nung iisipin mo ang itatanong mo sa akin, lahat yon, ginagarantiyahan ko sa'yo, babasahin ko sa Biblia, lahat. Gusto mo, pati ampalaya, babasahin ko sa Biblia. Pati bawang, pati pipino, nasa Biblia. Sibuyas, nasa Biblia. Ampalaya, nasa Biblia. Ano pa rito ang alam niyong gulay? Yan, nasa Biblia yan. Ito ba, totoo ba itong bulaklak na to? O kasi nung dito ako pumunta nung puro mga pla, ano eh, paper roses yun. Ayan, nasa Biblia yan. Pati nga bulaklak na artificial, nasa Biblia rin eh. Yung paper roses, nasa Biblia yun. Pero plano, nasa Biblia. Computer, nasa Biblia. Gusto nyo, lahat nandun yun. Walang kulang yun. Ano pa tatanong mo? Pati nga numismatics, nasa Biblia eh. Pati anthropology, nasa Biblia yun. Anthropology, nasa Biblia yun. Yung anthropology, nasa Biblia yun. Walang kulang ang Biblia. Ako po kasi sa nakaraang mga 34 anyos, 35 na pala, sa awa ng Diyos, na nakagiliwang ko na yung sinasabi sa Biblia, isipin at pag-aralan. Kaiisip ko, napatunayan ko, sabi ng Diyos. Pakinggan niyo. Isipin mo ang sinasabi ko at sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ayun ang sabi ng Diyos. Isipin mo ang sinasabi ko.
bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Kaya pag mag-iisip ka lang, maintindihan mo eh. Mag-isip ka po, pati buhok nasa Biblia. Diba? Pati kalbo nasa Biblia rin. Si Pogi, nasa Biblia yun. Wala nyo? Ha? Wala kang iisipin wala sa Biblia. Eh, tinanong nga sa akin eh. Yung akong si Ginoong Periol, nasa Biblia yan. Si Kibuloy, nasa Biblia yan. Sabi ng Biblia eh, lilitaw ang marami propeta. O, di ba nakasulat na sila ron? Kasama sila ron eh. Maalit mo ba yun? Malay mo, pati ako kasali ron. Ganon yun. Kaya lahat nasa Biblia yan. Huwag kang magduda sa Biblia yun. Doso isang Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. Ang katanungan ko po ay ganito. May anak po kasi ako na hindi ko pa po siya pinabibinyagan. Marami po nagagalit sa akin, lalo-lalo na po yung aking mga biyanan. Siyempre, yung aking mga magulang. Minsan nga po, pinagtatalunan pa namin mag-asawa na bakit hindi pa namin pinabibinyagan yung anak namin eh malaki na. 3 years old na po kasi siya. Nagkakasala po ba ako? Magkakasala kapag pinabinyagan mo. Kautusan, ang kasalanan, pagsalasa. Ngayon, sino ba ang inuutosang magbinyag at pabinyag? Sabi din sa dos, easy kayo magbautismo o magbinyag. Ang pinagpapabautismo, yung nagsisisi sa kasalanan. Ibig sabihin, meron na siyang kaisipan, meron na siyang pananampalataya, nagsisisi siya. Eh yung bata, walang karanasan sa katwiran. Ba't mo bibinyagan? Hindi nga makakasampalataya yun eh. Ang isa sa requisite ng binyag, yung sumasampalataya. Pakinggan mo, sa Gawa 8. At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Ayan. Andito na ika ang tubig, sabi ng bating. Ano nakakahadlang para ako'y mabautismo? Sagot ni Felipe, isa lang. Kung sumasampalataya ka ng buong puso, mangyayari. Yung mabata makakasampalataya. Langang manay sa katwiran, ba't mong bibinyagan yun? Ang katunayan, kahit isang bata, walang binotismohan si Kristo at mga apostol. Eh, Brother Eli, ano na po nangyayari dun sa mga batang bininyagan sa Katoliko? Ay, wala namang epekto yun. Ang totoo, hindi naman nabibinyagan yung mga bata. Sabi nung pare, Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Verbo, y del Espiritu Santo. Sabi nung sakristan, Amen. Yung bata, sabi naman, Ganun yung bata, no? Eh, yung amen, salitang every yun. Ang kahulugan nun, tinatanggap ko. Sino nabinyagan? Yung sakristan, kaya kung 10 beses nagbautismo, pare, 10 beses sahod naman ang sahod yung sakristan to. Kaya wala. Please subscribe my channel, Mel Rap CV, and click on the bell icon. Thank you.